Hi, welcome to kami.com.ph. I'm Mariana. And kung paano ko nakuha tong look na to, it's from improvising. Tuturuan ko kayo mag-improvise ng mga tools sa makeup kapag kulang-kulang gamit nyo. So, kung paano ko to nagawa, watch nyo na lang. For today, ang gagawin natin is improvised makeup. Kasi marami sa atin, di ba, minsan nakakalimutan mo yung mga gamit mo, kaya tinatamad ka lang talaga. So, yun yung gagawin natin for today. Ang hindi ko lang talaga ma-improvise is BB cream, kasi parang wala talaga siyang kapalit. So, mag-BB cream muna ako. Itong gamit ko galing sa Miniso to. Sobrang favorite store ko kasi yung Miniso. Usually, nilalagay ko muna sa dito sa likod ng kamay ko kasi mas madali mag-apply kaysa yung pump ka ng pump. So, nilalagay ko lahat dito yung amount na gusto ko. Tapos, ano, tsaka ko lalagay sa face ko. Usually, ang gamit ko talaga, kapag ako lang, kapag personal use ko lang yung makeup, kamay talaga gamit ko kasi mas nadadalian ako sa kamay gamitin. Parang yun yung pinaka-improvisational sa akin. Usually, yung mga makeup artists, ito talaga gamit. Pero since personal use naman, tapos mas madali, yung fingers lang gamit ko talaga kasi kapag nagmamadali ka on a regular day kasi lagi kang nagmamadali, parang wala ka ng time maglalagay niyan sa ano, di ba may container pa silang plastic, ilalagay mo pa lahat, sobrang complicated. So, mas madali kung yung kamay mo na lang tsaka yung hands mo yung gamit. Anyway, kasi ang advisable lang talagang gamitin sa kamay na fingers na hindi siya magpuput ng pressure talaga sa face is yung tatlong hands na to. Either ito gamitin mo or ito, yung bad joke. Pero yun, kasi hindi siya mabigat sa ano sa face. Hindi siya magkukos ng wrinkles pag tanda mo. Anyway, 27 na ako. So far, siguro naman totoo naman siguro na hindi siya nakaka-pressure sa face masyado. For contouring, ito gamit ko cream foundation kasi nanghihinayang ako, binigay ito sa akin pero hindi ko ka-color, hindi ko ka-skin tone. Mas dark siya kaysa sa face ko talaga. Tapos mukha siyang perfect for contouring. So, ini-improvise ko na lang siya na, ano, pang-contour. May mga proper brushes talaga, pero usually, kung hindi complete yung brushes mo, kung kaya naman ng nung gamit mo to do the job, why not, diba? Anything na cream foundation, kapag wala ka talagang gamit, tapos darker sa skin tone mo, pwede naman siyang pang contour. Medyo bad habit nga siya, pero kasi nung college ako, usually na sanay ako na kulang-kulang gamit ko, so kamay ko lang lagi talaga gamit ko lagi. Tapos lagi kami nagmamadali kapag nag-re-retouch off stage, ganyan. Tapos pag wala ka talagang pang contour, pwede naman din yung eyeshadow mo. Ito. Basta wala siyang shimmer, pwede naman siyang pang contour. Basta mga brown shades. Ay! Kapal lang siya. Okay lang yan. Accidents happen. Basta i-blend mo lang. Basta pag nagkamali kayo sa pag-makeup, ano,
hindi, wag lang kayo mag-panic. Kasi maaayos mo din naman yan eh. Basta, ano lang, blend ka lang. Mag-blend ka lang ng maayos. Nag-i-improvise ako ng makeup kapag kulang-kulang ako ng gamit. Kunwari, may nakalimutan ako sa bahay. So, kung may date ka, tas ito lang dala mo, lipstick lang siya ka, lip liner. Okay lang yan. Basta, ano, malapit siya sa brown shade, mapupull off mo naman siya sa brown or beige. Pwede kang katulad nito, or yan, ito. Or ito naman, mas brown shade siya. Mapupull off mo naman yung look. Basta, ano, maayos lang yung pagbe-blend mo. Kunwari, lipstick lang yung gamit mo na nude. Kasi nakalimutan mo halimbawa yung eyeshadow mo sa bahay. Ano, kailangan patungan mo siya ng powder. So, okay lang na kapalan mo muna. Hindi ko kasi matiis na hindi kompleto look ko kahit kulang yung makeup ko eh. Lalo na kapag may date ako. Ganyan. Eh, magba-Valentine's na. Eh, paano kung nakalimutan ko yung gamit ko? Anong gagawin ko? At least may nude lipstick ako sa bag na pwede kong i-blowing eyeshadow. Tapos ito namang lip liner, pwede mo i-drawing sa crease para may parang dramatic look lang na parang may contour. Or, yeah. Kasi usually ito lang gamit na dala mo, di ba? Kapag nasa bag, ano lang, lip liner lang, tsaka lipstick, sa mga mahilig mag-lipstick dyan. Napapantayin mo lang siya. Ang mahalaga lang, yung part na to darker kesa dito para hindi ka mukhang binubog. Tapos magpa-powder ka na. Medyo maganda nga to eh kapag ano, maganda siya i-eyeshadow tapos i-pair mo sa lips mo. Kasi parang magka-level lang yung color tone. Yung color scheme nung makeup mo. Ito favorite powder ko from Nichido. Kasi kapag nagtitipid ka, okay na okay talaga siya yung quality niya. From, ano ba ang presyo nito? 150 pesos lang siya. So, ito naman ginagawa ko kapag ano, naubos na yung eyebrow product ko. Minsan, ang gamit ko lang, kung siswertehin ka, meron kang baong-baong cream-based na eyeshadow na brown. Pwede din siya sa eyes. Kung ano, medyo halos kakulay niya yung eyebrows mo. Kapag pag tinatamad ka, mag-ayos. Basta maayos lang yung eyebrows mo. Okay ka na, ready ka na to go. Tsaka konting lip balm lang. Yan, mga tamad looks. Sa taas ng eyebrows ko, bago ko mag-blend, ano, medyo halfway ko lang nilalagyan para hindi ganun kakapal tignan. Okay lang daw na hindi pantay na pantay kilay mo. Minsan kasi na-frustrate ako. Kasi sabi niya, it's not meant to be twins talaga. Pero kung gusto mo maging sobrang pantay na pantay, okay lang. Kasi sisters daw ang kilay. Hindi talaga daw siya nilikha na parehong pareho. Ano bang nakakalimutan ng babae usually? Well, kung ma-eyeshadow ka na tao, tapos kompleto naman yung shades ng colors sa eyeshadow mo, pwede mo naman siyang gawing blush on eh. Basta pink shade or red shade, okay na yun, push na yun. Basta bagay lang siya sa eyeshadow tsaka sa lip color mo. Mapupull off mo naman siya. Hanapin mo lang yung tamang color na maganda. Yung di ka mapapahiya sa date mo kasi malapit na mag-Valentine's.
Siguro itong magkakadikit na to, pwede mo siyang... Itong mga magkakadikit na to yung gagamitin ko, pwede ko sigurong gawin to. Pinili ko yung medyo reddish color na medyo papantay sa ano ko, sa contour ko para hindi naman mukhang ewan. Yung iba naman, ang ginagawa kapag wala silang dalang lipstick pero may dala silang petroleum or eyeshadow, yun na lang yung nilalagay nila. Basta mga ano, rosy shades, red shades, pink shades, okay na yun. Pero yung mga adventurous din, yung mga color ng rainbow nilalagay nila sa lips nila. Kasi medyo mahal yung ano eh, medyo yung mga colored lipstick mahal talaga. So pwede nyo din to gawin. Maglagay lang tayo ng petroleum jelly sa lips. Basta magaling ka lang magpantay tsaka magblend, mapupull off man naman siya. Ipapatong na natin yung eyeshadow. Itong look na to, mga everyday makeup lang to. Kasi kapag nag-improvise ka, ang usually magagawa mo lang talaga, unless sobrang galing mo talaga mag-makeup, mga ano, everyday makeup lang. Pero sa mga fantasy na makeup tutorials, ano din, ganito lang din ginagawa nila. Minsan yung eyeshadow nilalagay nila sa lips nila para mas maganda yung effect ng color. Ano naman eh, wala namang rule. Boundless naman yung makeup eh. Wala namang rules to it, so okay lang din. Ayan. So ano ba kinalabasan nito? Medyo pin-up look yung kinalabasan niya. Nagmamaskara ako dito lang sa side kasi mas gusto ko yung medyo cat-eye look. Ayoko nang masyadong makapal tignan yung ano ko, eyes ko. Gusto ko mga, gusto ko talaga yung mga 50s tsaka 60s look. So yun. Yan. O, diba? Nakaraos tayo. Pero kung wala kang mascara, and may dala ka namang brush. Kunwari, pinalad ka, may dala kang gantong brush. Pwede mo namang gamitin din yung eyeliner mo naman. Baliktad naman. Tapos, i-ano mo na lang dito. Pero mahabang proseso yun, nakakaloka yun. Idaan na lang natin to sa pagha-highlight. Yan. Pwede mo dito lagay yung highlighter mo. Yung iba naglalagay ng highlighter dito sa may ano, brow bone. Ewan ka, ang ganda talaga niya. Tignan yung highlighter kapag meron kang highlighter dito tapos pantay yung pareho yung shade. Di ko alam kung bakit. Nagagandahan talaga ako. Tapos yung ibang friends ko, kapag nagha-highlight sila, pati yung lips nila nilalagyan nila, tsaka nose, tsaka dito. Pero ang cute naman tignan. Di ko alam kung ba't ginagawa nila yun. Pero ginagaya ko naman. Kasi mga muwa alam nila ginagawa nila. Ako, taga-nood lang. Audience lang. Kung wala kang concealer, mas maganda kung mag-bake ka na lang. Minsan nadadaan din sa pag-bake yun eh. Yung pag-bake, yung maglalagay ka lang ng powder dito na makapal. Tapos papastay mo lang siya ng few minutes. Tapos i-brush off mo siya. Tapos minsan okay na yun. Nakakatulong din sa pag-makeup yung nakakainom ka ng 2 liters of water a day, hydrated yung skin mo, dumidikit siya agad, tapos naglalast siya ng matagal. Ayan. Mukha akong mumu. Wait lang. Tapos, ano, kunwari puyat ka, talagang pang graveyard call center shift yung ano, work mo, ano, pwede naman siyang basta 8 hours ka lang makatulog, okay na yun.
Pero kung wala ka talagang maitulog talaga, itong finishing spray yung makakatulong sa'yo para ma-set all day yung makeup mo. Para mag-stay siya longer sa skin mo. Kasi minsan, ayan, brush off na natin. Minsan kasi, kapag puyat ka, hindi nagsistay ng matagal yung, ano, makeup mo. Kinaya naman siya, Beth. I'm so proud of myself. Pero cringe-worthy talaga yung ginawa ko. Ayun. Saset na lang tayo ng face. Pwede na yan. Ang bangha, may rose. Nafe-feel ko talaga magkakaroon ako ng rose ngayong Valentine's. Ito naman, nag-survive na tayo. Nakakaloka, diba? Kapag kulang-kulang gamit mo. So, ito na yung finished product. Eh, hanggang dito na lang talaga. Anyway, don't forget to subscribe to kami.com.ph. Subscribe ka sa lahat ng channel nila. They're amazing. Like me. Kaya i-follow nyo din ako sa Instagram kung gusto nyo. May Instagram naman ako. At Andrea Mariana Love. And may Chums Live ID din ako. It's called Mariana, F-L-I-N-G-R-A. Kasi Filingera ako. Standing for Filingera. I'll see you again. Thank you for watching. Chinaganyo ako. Oh my gosh.